Yeah.
What's up? Magandang araw sa atin lahat. Good evening Dubai. Good evening Philippines. What up? Welcome to the Bassline in Music and Sports. And tonight, well, medyo mainit ngayong gabi kasi meron tayong special guest ngayon na nasa Pinas. And she'll make it a little bit saucy. Yun ang sinabi niya sa akin kanina. And yeah, before we start, of course, we would like to thank our sponsors, Dubai Exclusive Fitness, Alchemist Clothing, Sulud Misoy, Chroma DXB, and we'd like to thank Hope and Inspire Movement. You could check their Facebook and Instagram account at Hope and Inspire Movement Official. Then also, this new sponsor that we have, this is a Gateway Visa Solution for permanent residency, skilled migration, second citizenship. You could reach them at 04-883-9839, or you could drop them. You could check their website as well at www.visasolution.com. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng suporta na natatanggap natin. And also, thank you sa lahat ng nanonood. Thank you sa mga sumusuporta dito sa Dubai and Pinas. Thank you so much. So, yeah, wag natin patagalin to. Painitin na natin lalo yung gabi nyo. Well, quarantine and chill ang ano natin ngayon. Gagawin natin. Saying what up to my boy, Edwin from Bulacan. How are you, brother? Kamustan sabong natin dyan? Kamustan tupada? Anyway, so ipakita na natin siya. Pakita na natin. Ladies and gentlemen, ang makakasama natin ngayon is the head vocals of Saucy Girls, and siguro may nagpaupo na sa kanya sa bus. Siguro nakita niya siya natin. Ladies and gentlemen, Sam Francisco Datu. What's up, Sam? Hi! Kumusta? Hi po! Okay naman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano ba? Tama ba? Magandang gabi sa inyo lahat. Sa lahat ng nanonood. Sa Dubai, tsaka dito sa Philippines. Hello po sa inyo lahat. Hi, bro! Yun. Grabe naman yung mga suot ni... yung suot ni Sam ngayon. Medyo... Talagang ano eh. Ano? Ibago ba sa suot ko? Parang kinikilig ako ng onti eh. Ano ba? Huwag ka kiligin. Huwag ka kiligin. Sorry. So, Sam, maraming salamat sa pagpapa-unlock. Maraming salamat sa pag-join mo dito sa show namin. And yeah, we're excited to give a couple of prizes dyan sa Pinas and also here in Dubai. We're gonna be accepting callers. We're gonna be choosing messages on our comments section, and mamimili si Sam mamaya ng questions dito sa comments. So just throw whatever question you have and let her answer it as well. Okay? Okay, go. So Sam, meron lang tayong couple of questions dito sa show namin. Kamusta ba muna dyan? Kamusta ka dyan? Ako? Hindi, ikaw. ako. Okay naman ako. Ano, pumayat sa Mexi. Charot! Ay, taray. Hindi, ano, nakaka-stress. Bakit? Bakit ka na-stress? Stress kasi ano, syempre, walang partner. Syempre, walang partner. Walang, alam mo na, yung... Walang ganon. Walang dikit. Walang, kaya ano, nangangayayat. Kasi vitamins ko yun. So, Okay. Nakaka-stress talaga kasi ano, yung effect nung corn beef 19. Medyo kasi may anxiety kasi ako. Tsaka, ano, pag naisip ko talaga yung ganon, parang napaplan nga kung may konting ubo lang,
may konting maramdaman lang, iba na yung iniisip ko, ganun-ganun. Sobrang ano, nakaka-stress ka na. Mm-hmm. Yun. Pero okay naman kami, nakakakain pa naman kami. Ligo, pa naman. Sardines, Lucky Beans. Okay naman, no? Baka after ng lukot na kasi walang hotdog. Ay, ayun ba? Hindi ba makalabas kasi, oh, gano'n? Walang hotdog. Namimiss mo ng hotdog, ah. Ano, Sam, urong ka onti, layo ka ng onti sa camera para makita ka nila ng ano sa screen. Lapit ako? Hindi, oh, layo lang na onti. Yan. Ay, so perfect. Yan, para kitang-kita ka nila yung face and yung ano, yung hair mo. Yung hair ko. Okay. So, yeah, Sam, could you please tell us more about yourself? Sino ba si Sam Francisco Datu? At paano ba siya nagsimula and all? Ah, okay. Parang ano, ilang oras ba 'to? Kasi mahaba-haba. Sige lang, sabihin mo lang. Baka antokin yung mga viewers, eh, sabi. Madaldal kasi ako, eh. Baka antokin sila, alam mo na. No problem. Hindi sila antokin yan, sigurado. Ah, so ganito. Sino ba si Sam Francisco Datu? So, si Sam Francisco, actually, sa Upuente Bella talaga ako nakilala. Mm-hmm. Ano ba? Dati akong naging member ako ng ibang group, then nag-member din ako dati ng Mocha, nag-audition ako sa kanila. Pero yon, nag-isip ako na ba't hindi ako magtayo ng sarili kong girl group. Okay. Kung meron naman akong pag-suporta, di ba? Kasi pangarap ko talaga gustong-gusto ko mag-perform, kumanta, sumayaw, pero hindi talaga ako marunong sumayaw. Okay. Hindi ka marunong sumayaw. Kumanta lang. Okay. Ibang sayo kasi yung alam ko. Ay, magandang ano yan. Makita yan mamaya. So, ayun, siya, ayun. Ibang sayo yung alam ko. Pero sa pagkanta, ay, magaling ako dyan. Sobra. Magaling ka sa pagkanta. Yeah, sobra. Perfect ko yan. 100 kung 1%. Hindi, ayun. So, ayun. So, depende ba sa mic yan, yung gano'n, yung sa pagkanta mo, kung maganda ba yung mic? Depende ba sa mic, kung maganda yung mic, kung... Siyempre, depende sa mic, mas gusto ko yung mas malaking mic. Ah, gusto mo, para malinaw yung boses mo, no? Mas malaking mic, mas maganda yung tunog. Parang, oh! Suwabe, no? Suwabe lang siya, gano'n. Diba? Ayan, so, sino ba si Sam? Si Sam is sobrang makulit. Eng-eng. ano ba? Baliw talaga. Ayun, syempre si Bus Girl. Si Bus Girl. Paano ba yung istorya doon? Ano nangyari doon sa bus na yon? Anong nangyari doon? Anong nangyari? I mean, nag-ano ka ba? Pumunta ka ba doon sa lalaki na yon and then so, pwede ba ako makayupo? Nag-ganon ka ba? Nag-initiate ka ba ng ganon? Ay, talagang pinicturan mo lang siya? Ganon. Nag-selfie ka lang kung ano. Talagang bang detalye? Issue na naman yan. Gusto ko. Joke lang. Hindi, kasi ganito yun. Actually, bago ako sumakay ng bus talaga, ano na talaga siya, sabi nung, ano ba tawag, yung conductor ba yun? Mm-hmm. He's puno na. Dalawa na lang yung... isa na lang. Okay. Aupuan. Isa na lang aupuan. Eh, kasi nagmamadali ako noon kasi ano yun eh, kamatayin ng lolo ko. Mm-hmm. So, hinahabol ko yung biyahe. Eh, time na yon yung sasakyan ko, nasa kasa sira. Mm-hmm. So, ayun. Sumakay pa rin ako. May kasama ko yung pinsan kong lalaki, pero may sakit kasi siya. Mm-hmm. Kaya sabi ko sa kanya, upo ka na lang, tatayo na lang ako. Okay. Eh, syempre, boring ako, wala akong magawa. Mahilig kasi ako magpo-post na kung ano-ano. Ah, okay. Hindi ko naman akalain, sukat akalain na yung biro ko na yon na yung si kuya nasa likod ko is yung gulat na nga ako na nag-grab niya yung photos na nagkamali ako nung unang post ko is hindi ko natakpan yung mukha. Tapos after 30 minutes sabi ko, shit, ba't pala hindi ko natakpan? Tapos iniba ko, nilagyan ko na emoji, but too late na, yun nga, nakalat na, tapos nag-ano nga siya na, in-insist niya na, ganun. So, yun na yun, yun lang yun.
Tapos, yun, basta yun na yun. Ano pa ba? Okay. Yun na yung kwento. Yun na yung kwento. Sige. Huwag na nating ungkatin. Pero, pinaupo ka ba sa mga susunod na sakay mo ng bus pagkatapos? Hindi. Ano, wala talaga nagpaupo. Tapos, may sumakay pa kasing matanda, no? Nung bago pumasok ng LX sa Balintawak. May actually, ako talaga gusto kong sautin yung matanda, pero wala akong magawa kasi ako rin nakatayo. Wala talagang tumayo. I swear to God, wala talaga. Wala talaga. Naman nang nag-alok dun sa matanda na, ito po kayo, ganyan. Wala, wala talaga. Ayun. Mas, yun, kaya wala rin nagpaupo sa akin. Kaya wala rin nagpaupo. Saan na wala nagpaupo sa akin, paya? Di ba, piling magandang lola mo? Pero talaga, yung post ko na yun, ano talaga kasi ako mag-post, puro kalokohan. Eh, yun, nangyari. Na ano? Na-smakeat, ganun. Hindi ko alam nangyari doon. Doon na nagsimulan lahat. Oo, doon na nagsimulan lahat. Pero meron ka bang regrets posting this picture on social media? Or did you took it like, you know, as a blessing? Kasi ngayon yung ikaw mismo medyo dumami yung fan base mo, lumaki nang lumaki, and then parang yung ano, lumaki, and then alam mo yon, biglang sikat ganun. Ano ba, naging mas okay ba sa yung nangyari na yon or what? Sa akin kasi wala akong regret. Kasi ako yun eh. Mm-hmm. Wala akong pakialam sa mga tao eh. Kasi ako talaga, actually, siguro kung may nasaktan man ako, sorry, pero yun kasi talaga ako. Eh, joke lang naman talaga yung post ko na hindi ko naman alam na may magdadrama. Tsaka, okay, hindi rin ako nare-reflect kasi nung time na yun, nung marami akong bashers, dun ko nakilala yung mga tao o yung totoong kaibigan. Oo. So, dun ko sila totoong nakilala. Kung sino yung may iba pa nga na nagulat ako, may ibang kaibigan ko na nag-share pa nung post. Mm-hmm. Tapos may nag-screenshot, tapos nagulat ako, ha, friend ko to eh, bakit parang shinare pa, tapos parang may sinabi pa. Siyempre, nakilala ko kasi may totoo sa akin. Tsaka, okay. Kaya blessing din siya. Actually, blessing talaga siya. Mm-hmm. Kasi yun nga, nakilala ko yung ano, kung sino yung totoo sa akin, tsaka yung hindi. Okay. Yeah. And then, after ba nun, biglang lumaki yung fan base mo, gano'n? Kasi parang, uy. Ano na na? After ba nun, nung incident na yun, lumaki yung fan base mo? Kasi, syempre, di ba, uy, chick to ah, ayos ah, tapos ganito. Hindi, lumaki yung haters ko. Actually, dumami yung, ang dami basher, dami masasakit na sinasabi nila. Pero ano, wala lang, dead ma lang ako. Kasi hindi naman totoo. Kaya yun. Okay. Yun, wala, dumagdag sa followers ko. Oo. Siguro dumagdag lang yata 8,000 isa daming nag-likes nun at saka nag-share nun dun sa post ng lalaki. Kasi ako yung post ko, original post ko, binura ko agad eh. So yung sa kanya talaga yung maraming nag-share, nag-comments, nag-likes. Ano sa naging viral ka kaya, na? Ano? Actually yun, dahil mag-alala kasi nakaupo na ako ngayon. Ano? Dapat pala dinala ko to. Dapat pala dinala ko to. Kaloka, titiknap pa naman to. Oo nga, sana dinala ko. Pero how did you handle the negative publicity and turn it into positive? I mean, kasi ngayon, di ba, gamit na gamit mo yung character mo na yon. And maraming offer na shows, and nakakapunta kayong iba't ibang bansa. So, paano mo siya na-handle yung negative and then na-turn mo siya, nagawa mo siyang positive? Kasi ako lahat naman kasi nang dumadating sa buhay ko na negative, nagagawa kong positive. Nagagawa mong positive, ha? Good vibes kasi ako. Maganda. Pero wag lang yung ano, dun sa ano, COVID positive. Lahat ng negative kaya kong gawin positive, huwag lang yun, Diyos ko po. Joke lang. Hindi, basta, ano lang. Actually, nung una, syempre, parang nastas ako noon kasi dami. Ang sasakit nila magsalita. Mm-hmm. Pero iniisip ko na lang, perfect ba itong mga taong to? Kung makapagsalita, ganyan. Tapos, iniisip ko na lang basta maganda ako, balak.
So no. Wala ay sa buhay, no. No nega vibes. No nega vibes, no. Hindi, charot lang. Basta hindi, ano talaga kasi ako eh. Ako siguro yung tao na kapag sinabihan mo ng ganon. Actually, kahit minsan may mga best friend ako, na best friend talaga tulad sa kanila, pero nagugulat na lang ako na nagnakatalikod ako, sinisiraan ako. So ako yung tao na pag ganun yung pag may sinasabi sa akin yung tao, parang iniisip ko na lang na, or inaano ko na lang, pinapagpasadyos ko na lang. Tapos sinasabi ko na lang, yeah, may yan, baka may problema yan, maraming problema sa buhay yan, kaya tapos sa akin na lang na ano lahat, parang ganun, ganun ako. So kahit sobrang sama ng ginawa mo sa akin, hindi ko kayang magalit sa tao. Yeah. Parang ganun. Depende na lang kung inagawan ako ng hotdog. Or ng lollipop. Yung lollipop o kaya hotdog, no? Pagpatayan talaga ako. Ayun lang. Medyo ano eh, no? Medyo nakakainis eh, sabi mo nga, di ba? Aba? Medyo boring. Hindi ako babayag pag inagawan ako ng hotdog. Okay, so ano naman tawag dito? Mapag-usapan natin yung grupo mo, yung Saucy Girls. Pwede ba nating ano? Pwede ba nating ipakita sila? Ah, sige. Yeah, ipa-play ko lang yung video nyo with your group, and then pakilala mo sila later on. Okay? Pero bago yun, kasi may nag-send sa akin ng message privately. Pwede mo ba shoutout si Dan Rev Sanchez? Dan Rev Sanchez? Yan. Hello, shoutout kay Dan Rev Sanchez from Dubai. From Dubai. Kasi I play na natin. Ah, sige, play mo na. Okay, saglit lang. Ilang minutes lang. Tawa lang, tawa.
ice cream. Lupit ng ano, lupit ng grupo mo, ang sexy nila. Ice cream. Grabe, solid naman naman ngayon. Say what up to my boy, so, Kim. Sabi mo lang sexy. Hindi, sexy at syempre, magaganda. Syempre. Pretty. Actually, pang ano ko na yun. Ano? Pangalawang batch yun sila. Ah, pangalawang batch sila. Sino-sino yes, ba sila? Yung unang... Marami akong naging babae. Marami akong naging babae. Ang first batch ko talaga is lima lang talaga. Okay. Tapos, medyo... nagka-tampuhan kasi nandun yung syempre parang manager ako tapos isa pa ako sa group. Mm-hmm. Parang minsan nawawala yung respect. Mm-hmm. Kasi nandun na rin yung nakikipag basta yon, basta mahabang usapan. Uh-huh. Tapos nagtayo na ng girl group. So yon, nagtayo sila ng ibang group nila. Ay ganoon. Kaya dumami na dumami yung ano ko, ibang babae ko rin kasi yun nga, yung second batch, dagdagan yung iba, ganyan, pag gusto nung rumakit, yun, sa akin, akin malapit. Okay. Eh, pwede mo bang banggitin yung mga pangalan nila or ano, kung ipapakilala mo sila, yung buong group mo? Ah, sige. Syempre, hello sa first batch ko, sa original batch ng Saucy Girls. Kay Roxy, my best friend. Kay Roma, Tony, and Ia. Yan. So, yan yung original. Mm-hmm. Then, yung tsaka iba pa, lahat talaga. Kung 100, please. Hindi, itong second batch. Right, second batch yan. Si, hi, hello, kay Baby Dors. Baby Dorlin Abadson. Makakalimutin ako sa kong tanda ako. Kay Nika, Anika. Mm-hmm. Anika Chloe Espino. And Nika de Guzman, Tara Santos, ngayon Playboy model yon. Kay Tara Santos, kay Unica, sino pa ba? Ang dami, Nami Nicole Tiginski, Nicole Poon, tapos sino pa ba? Sorry. Ang dami. Hindi ko na matandaan. I'm so sorry. Okay lang. Chinky! Mm-hmm. Chinky! Dancer siya ngayon ng Wawawi niyan. Hi, hello kay Chinky! And then kay Chixie. Ayan, Chixie Bryce. Mm-hmm. Tapos, sino pa ba? Ang dami pala nila. Apple no? Ola! Mm-hmm. Apple Ola! Teka. Sige lang. Sumasapit na pero itong, yung ang dami. Itong mga nabanggit mo ba to is mga ano to, tawag dito. Mga single ba tong mga to? Mga halimbawa mga oo naman, single. Single yung mga yan. Itong mga nasa photoshoot na pinakita mo. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Last time na magkasama kami, single sila. I'm sorry, ito pala. Nakalimutan ko, ang baby girl ko, si Fritzy Marco. Yan, ano yan? Solid chick ba yan? Single na single yan. Uy. Ready to mingle. Charot. Ayan. So... Mm-hmm. Sam, dito ba sa... Mm-hmm. Kasi napansin ko, nagpe-perform kayo sa iba't ibang bansa eh. Dito ba sa Dubai, perform na kayo dito? Hindi pa. Ano, nung last time kasi, may nag-aalok sa amin dyan. Mm-hmm. Pero parang, ano ba nangyari, no? Hindi nakasundo sa budget. Aha. So hindi nagkasundo. Parang ang gusto, magkano ba 'yun? 10 piso. Charot lang, charot lang. Hindi ko naman tandaan kasi sa budget ng problem. Tsaka pa ano pa ba 'yun? Naging problem nun. About sa budget at tsaka yung maraming process kasi. Uh-huh. Yung ibang girls ko, wala pang passport, ganyan. Ah. So, sino mag- ako mag-isa magpa-perform. Kaya, yun. Mm-hmm. Yun, hindi yung natuloy. Pero sa Japan kasi, nagpa-perform kami sa Japan. As OFW kasi yun eh, as talent okay. Visa kasi. Mm-hmm. Hindi yun as, ano talaga na parang, tulad ng ibang girl group na pupunta lang sa isang lugar, then 1 week lang sila doon, show lang, gano'n, mm-hmm. di ba? Mm-hmm.
Hindi ganon. Ano yon? 3 months yon. 3 months contract yon. OFW yon. Okay. So, sinama ko dun yung group ko. Nag-audition kami ng group ko as a group. Tapos, ayun. Nagpunta kami ng group. Ah, I'm sorry. May nakalimutan ako. Mm. Ang pinaka-mabait kong girl, babae. Iya, Janice Compete. Ayan. Hi, baby. I miss you so much. Pinaka-mabait ko. Pinaka-mabait yun. Babae. Ah. Yeah, sobrang bait. Sobrang, alam mo yung ano, kasi as ako ah, as a leader, apakahirap makakuha ng member na yung talagang ano sa commitment. Kasi wala naman akong contract eh. Sa akin kasi, okay lang sila kumuha ng ibang racket, basta sana naman i-priority yung group. Ganun. Uh-huh. Kaya lang may iba kasi na, halimbawa mas, kasi may iba kasi na, halimbawa, may mas malaking budget, doon sila. Mm. So, nasisira ako sa client. Okay. So, this is one of... Sakit, ask you. Mm-hmm. Ano? Sige. Isa ba ito sa mga challenges na bilang a leader of a girl group? I mean, ano-ano mga challenges pa ba yung mga nararanasan mo bilang leader of a girl group? Ayun, kasi as a leader, syempre, ako ngayon nagkipag-usap sa client, pag meron akong member na hindi sumipot, kasi sabi ko sa client, halimbawa, 5 members magpo-perform, pag hindi sumipot, ako yung nasisira sa client. Tapos, syempre, nandyan din yung puro babae eh. Ako kasi wala akong inggit sa katawan. Wala kang inggit sa katawan. Mangingit. Eh, syempre, yung iba, yung mga member ka-member ko, syempre sila, babae rin sila. May minsan, may mga insecurities na ganyan. Naiingit sila sa'yo. Ang hirap sila mag-aaway-aaway. Ang hirap. Alam mo yun? Tapos, babae din ako. Parang, hirap i-handle. Hirap i-handle. Siguro kung lalaki ang manager, medyo mas okay, di ba? Sa tingin ko lang, ha? Oo. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi kapag... Siguro dahil pag lalaki kasi mas may takot. Tapos parang wala yung ako kasi ako yung manager, ako pa yung leader, tapos babae pa ako, parang hindi mo rin masabi mamaya na lahat na lang siya na lang, parang ganun, di ba? Pag parang kasi nga, di ba, syempre babae maraming ganun. Pero alam mo, sa totoo lang, as a leader, ha, ilang beses na rin kami minsan nag-aaway ng mga mentor ko. Pero kasi ako, kilala nila ako eh. Okay. Si Ate Sam, pag nagalit yan, ganyan lang bunganga yan. Pero tignan mo, mga kinabukasan yan, baby, sorry ah. Ako hindi ganun. Ako talaga yung nagda-down pa. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Kasi ayoko nang may kaaway. Ayoko. Ayaw mo nang may kaaway. Hindi ko gusto yung may masamang loob sa akin. Gusto ko laging good vibes lang. Good ganyan vibes lang. Tipong, bawal lumabas. Oo, ganun, di ba? Ganyan lang yung bunganga yan, pero magaling yan. Magaling talaga ako. Ayun. Ano ba? Saying what up to my boy Louis, Louis from France, and saying what up to Helene. Helene, how are you? May mga nanonood sa atin galing iba't ibang bansa, from the US, from France. And saying what up to my boy Lek Campilan. Say what up? What up? Kinikilig, nag-PM siya sa akin eh, kinikilig daw siya sa iyo. Kasi ang laki daw ni Poo. Sabi. Oh, malaki talaga si Poo. Oh, laki nga, no? Ang laki. Kano kasi Poo eh. Oh. Nga pala, same what up din sa FYA boys. FYA. FYA. Maraming salamat sa inyo. Nga pala, Sam, halimbawa may mag-offer dito sa Dubai and na mag-stay kayo dito ng ilang buwan, let's say 1 or 2 months, okay lang ba yun? Ang sagot ba lahat ng pa-shopping? Pwede din. Mamaya pag may mga nakarinig galing sa... sige, ganito. Basta sagot niya lahat, ha? Pagkain, shopping, ganyan. Charot! Hindi. Ano ba yan para sa trabaho?
pwedeng perform ba kami diyan? Mga shows. Siyempre perform, basta pagkakapanahan po kami diyan. Go kayo diyan. Pero kung sasabihin niya naman na tawag dito, vacation, syempre masarap 'yun, mas masaya 'yun. Mas masaya pero dapat sagot niya lahat. Huwag naman siya mag-alala kasi magpapaligayahin naman. Ayun. So kasi itong grupo na to, itong FYA, sobrang galante nitong mga to. Nga pala para sa as in sa mga sila ngayon. Oo, nanonood sila. Ito yung Filipino yacht club association dito sa Dubai, and just kung sino man yung mga nanonood dito, yung mga nangangailangan ng tulong, nagbibigay sila ng tulong itong FYA, itong grupo na to. And nagpapa-events din sila dito sa Dubai, gumagawa sila ng mga liga para sa mga Pilipino dito, and also dun sa asosasyon nila. So malaking grupo sila dito, and well known sila dito. So may chance siguro kagaya ng mga ganyan sinasabi mo, pwede ka nilang kunin. So hindi natin alam, malay mo mamaya may mag-PM sa akin ganyan. Excuse me, mamaya agad kasi 'di ba sarado pa yung airport. Wala pang flight. Say what's up to Cap June. Cap June Fayuka. Ayan, pakibati mo naman si Cap June, ano, Sam. Hindi mo naman kasi sinabi na ako mag-bati. Ay, sorry. Hi Cap June. Hi Junjun. Hi Cap June. Kamusta ka na po? Hello po. Mm-mm. Grabe yan si Cap June. Tahimik lang, hindi pa siya nagko-comment. Mamaya, hintayin natin yung mga PM niya pagkatapos. Well, anyway, mabalik tayo dun sa usapan natin. Anong difference ba? Kung halimbawa, performing abroad and performing locally. Anong mas gusto nyo, and ano yung tingin mo na mas gusto nyo ng grupo nyo? Sa akin, para sa akin ha, tsaka sa tingin ko sa mga group ko, kasi kilala ko yung mga group ko. Mm-hmm. Siyempre, baliwala sa amin kung abroad man yan or local. Mm-hmm. As long na may show kami, okay, dun okay kami. So, ang mag-difference lang siguro kasi, siyempre, pag sa ibang bansa, kasama na yung gala, pasyal, tapos nakakarating ka pa sa mga lugar na hindi mo napupuntahan, di ba? Sobrang saya. Mm-hmm. Alam mo, yung experience, nandun lahat, di ba? Kung local naman, marami naman na kami napuntahan dito eh, sa Pinas, na lugar din na ibang lugar na medyo malalayo din. Masaya din naman. Masaya din. Mm-hmm. Kaya, oo. Kaya, basta may pera, basta ako sa katikita din. This is a real one. Grabe, ayun. Sobrang totoo ni Sam. As in... Siyempre kung saan may pera doon ako. Siyempre mukha akong pera eh. Oo. Hindi, kailangan naman natin lahat yan eh, di ba? Siyempre. Di ba? Oh. Ayun. Mm-mm. Basta masaya. Yun yung difference. Yun kung local, masaya din. Mm-hmm. Masaya din pag local. Basta kami pera, masaya. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, kasi ngayon ang daming mga kabataan ngayon na syempre gustong mag-try abroad, anong i-advise mo sa kanila? So halimbawa, nandito rin sila sa parehong industriya nyo, entertainment, anong masasabi mo sa kanila lalo sa sitwasyon ngayon? Teka lang, naguluhan ako kasi di ba sabi ko nga sa inyo, sabi ko kanina yung abroad naman namin is OFW kami dun eh. Mm-hmm. So 3 months yun, tas hindi ganun kalaki yung kitaan. Mm-hmm. Pero masaya kasi nagpe-perform kami. Kasi yun yung passion, yung ano namin talaga eh. Ako talaga, di ba sabi ko nga sa'yo kanina, kaya ako nagtayo ng girl group dahil gusto ko talaga sa mga at mag-perform. So, baliwala sa akin yung, although nandun na rin yung kumikita, pero mas gusto pa talaga yung nagpe-perform. So, kung ako, ang tatanungin, halimbawa, yung kumag-OFW sila na gano'n, yung Japan, gano'n, 3 months, may advice ko ba? Mm-mm. Anong may advice ko? Mm-mm. Galingan nila yung pang-uuto sa mga Hapon. Kasi kung wala silang uuto, wala silang mauwing pera. Yun ang magandang may advice ko, no? Mm-hmm. Hindi, joke lang.
syempre, ano, kahit mag-work sila doon sa Japan, huwag nila kakalimutan na yung kahit ganun yung work nila, maging work nila, andun pa rin dapat yung pagiging meron kang dignity. Sorry! English yun! So, may dati ganun ka pa rin natitira. Ganun. Kasi, may iba kasi doon na napunta doon na walang ginawa. wala lang. Basta yun na yun. Basta, huwag nila kalimutan yung ano, yung kahit na work sila doon na kahit pa paano, respeto din nila yung parang medyo may something dun sa mga sinabi mo na yun. Ha? May, ano ba yun? Naguguluhan ako sa pangulo ko, naihilo na ako. Stop na natin. So, ibig sabihin pala, hindi lahat ng nagpupunta dun is nagtatrabaho. Kumbaga, nakahilata lang and may dadating na biyaya. Ganun. May dadating na ayuda. Ganun. Halimbawa, may mga pupunta dun tapos walang trabaho, hindi sila makakapag-perform or hindi sila makakapag-entertain ng mga hapon. Ano, pupunta lang dun tapos bibigyan sila ng ayuda, something like that. Paano ayuda? Bibigyan sila ng tulong, alam mo na. Okay, sige. I mean, kasi sabi ko kasi, di ba nga kami doon, pag hindi naman kami doon nag-perform lang eh. Nag-entertainer yun eh. So, okay. Alam mo na, Japan-Japan style, ganun. Okay. So, masasabi ko kung ganun yung pupuntahan nila, kailangan, yun nga, number one, magaling sila ng puto. malakas yung loob nila. Kasi, number one, pag sa ibang bansa, di ba, syempre, andun yung depression, ganyan, malungkot. Tapos, ang ingay naman. Pero, ano mo? Hello? Pero, magaling bang magpaligaya ang mga Hapon? I mean, bibigay ba nila sa'yo yung mga kailangan mo? Sa akin? Parang wala naman nabigay. wala nagbigay? Hindi! Ano? Magaling sila magpaligaya. Siyempre, masaya talaga ako kapag ano, lalo pag birthday ko. Alam mo ba sa tatlong buwan ko na magtatrabaho? Every month kaya birthday ko. Magaling sila magpaligaya pag bibigyan ka nilang regalo. Siyempre, pag wala namang binibigay sa'yo, anong regalo mabibigay sa'yo? Oh, yun. Pero napapaligaya nyo naman ba sila? Ng solid? Ano na? Napapaligaya nyo naman ba sila ng solid? Yung talagang ligaya ba nyo? Kasi magaling kami magsumaya. Yan ang sinasabi ko. Ano ba yung iniisip mo? Ikaw talaga eh. Inaano mo naman ako eh. Siyempre magaling kami sa mga gumaganong-ganong kami. Mahagod-hagod. Oh, mahagod-hagod. Okay. Sige. May pagtanta-kanta pa. Total performance eh. Kaya napapaligaya namin sila. Ah, yun pala yun. Tapos. Okay. And pero ito isa sa mga ano ko sa mga tanong ko lalo teka, ngayon syempre. Sige. Kasi syempre 'di ba lockdown. Anong how do you maintain your body na ganyan na tipong slim and alam mo 'yon maintained. Paano mo siya nagagawa? Wala, hindi ko rin ano. Sa totoo lang, hindi ako kanimbawa sabihin ko magda-diet ako ngayon, pero hindi talaga yung diet. Ngayon lang, tas bukas nakain na naman ako marami. Pasalamat na lang din siguro ko dahil hindi, pag tumaba man ako, hindi yung talagang as in tumataba. Pero hindi rin ako mahilig mag-gym, yung mga ganito. Halimbawa, workout lang ako ngayong araw na to, tas kinabukas, hindi ako mag-workout, feel ko lang ngayon, ganun lang. Pero hindi talaga yung talagang yung katawan kong bugbog sa workout, ganun, tas hindi ba pa nag-gym. Hindi. Tsaka wala akong pinipiling pagkain, lahat kinakain ko. Lahat kinakain mo? Basta masarap. Anong paborito mo bang kainin? Ano kasi yun? Sabi ko na kanina, diba? Hindi ko rin kumahat, no? Oo pala. Sorry. Basta tender, juicy, gano'n. Ito na lang yung nakakalimutan eh. Well, anyway, sa mga nanonood ngayon, gusto niyo ba ng sample galing kay Sam? Comments naman dyan. Kanta lang ah.
Comments naman tayo dyan. Gusto nyo ba ng sample galing kay Sam? Wala, wala, walang gusto. Wag na, wag na ba? Wala. So, wala, wala daw. Oh, pwede bang ako na lang yung mag-request para at least baka nahihiya lang sila. Ganon. Gusto mo mga tipong acapella, ganon. Isang sample naman dyan, syempre, unting ano, performance natin. Eh, kasi minamalat ako ngayon. Minamalat ka palang lagay na yan, ha? Ano ang gagawin ka, kanta ko? Anong mas gusto mo? Papapahiya ako. Diyos ko, sabi ko naman sa'yo, hindi talaga ako singer, diba? Hindi ka singer, hindi so... Hindi talaga mag-perform. So, sing and dance, ganon? Or dance? Paano ba? Ano? Sing and dance ba? Or gusto mo ba yung tipong ano lang, sayaw lang, ganon? Pwede naman. Ay, konti lang ah. Oh, konti lang, 1 minute lang. Okay lang ba? Walang mag-init, my God! 8 seconds ba? Oh, sige. Mga 33 seconds lang, ganon. Papatugtugan ka. 33? Ano magagawin ko? Papatugtugan kita ng tune and then ano, sasayaw ka ba, ganon? Or gusto mo bang kumanta? Anong mas gusto mo? Kanta. Kanta na lang. Naiiyak ako tumayo. Mas maganda rin. Siyempre, makita nila para... Ano, baka ma-award ako. Hindi ka ma-award niyan. Ano nga? Anong mas gusto mo? O, sige, ganito na lang. Ganito na lang. Isang ano na lang para tipong ano, para medyo makita nila pareho. Isang sayaw. Isang sayaw and then isang kanta. Okay lang ba yung gano'n? Eh, paano nga makikita eh? Hello, nasa kama ako. Ang little tight space na to. Eh, di mas, wala nang sayaw-sayaw. Eh, di mas maganda sa kama. Alam niyo, mga gumagano'n. O, oh, ayan na. May sample na. Mga gumagano'n. O, oh, tapos na. O, kayo na. O, pwede. Sige, simulan muna natin sa kanta mo. Pwede na, di ba? Gano'n. Mamaya na yung gano'n. Unahin muna natin yung kanta mo. Anong gusto mong katahin? Okay lang ba? Acapella ka, gano'n? Or gusto mo bang, ano, tipong video okay style? Ano mo ako dyan ng, ano, basang-basa sa ulan. My ages. Hoy! Basang-basa sa ulan. Yoko lang! Ano nga? Ano, may nagbasa-bas lang. Nagusin nila marinig boses ko. O, ano sige. Meron bang request dyan sa comments? Wala, medyo mabagal sila eh. Bawal lumabas. Eto, sabi ni Kim, yung bawal lumabas daw ni Kim Chu. Hindi ko alam. Kaya kayo ako sa Nicolo. And, pero, saying what's up to my boy, Jean, sobrang solid mo. Eto na yung bawal lumabas mo. Sasayawin na ni Sam yan. Hindi ko makakalaman yun. Sorry na lang. Hindi ko alam yung bawal lumabas na yan. Alam ko lang pwede pumasok. Pero pwede nga. Pwedeng maglapas-pasok, ganon. Yan. Hindi na bawal lumabas. Pwede pumasok. Pasok ko lang pasok, gano'n. Yan. Bakit ba kasi may ice cream dyan? Well, anyway, pakinggan muna natin kung paano kumanta si Sam. Okay lang ba 'yon? Anong gusto mong kantahin, Sam? Alam ko na kanina ko. Aray. Pwede na ba 'yon? Pwede. Aray. Grabe. Nako. Iba yung iba yung boses ni Sam. Yung pa lang yun. Pero, kantahan mo sila ng isang malupit. Okay lang ba? Yung tipong acapella lang tayo. Ano gusto mong kantahin? Yan, para ano? Diyos ko, pinag-isip pa ako. Oh, sige. Gusto mo ba yung basang-basa sa ulan? Gusto mo mga ganun? Diyos ko. Ano ba? Magandang kanta. Oh, sige. Pasayawin ka na lang muna namin habang nag-iisip ka. Ganon. Okay lang ba yun? Yung bawal lumabas, ganon. Okay lang ba yun? Yan, sige. Yung version mo lang. Baka yung version mo lang. Makapag-isip niyan kasi ano eh. Okay lang yan. Nakakatakot. Ayan na lang yung sample natin, okay? Bawal lumabas. Sige, patitag mo na lang yan. Tapos moves ko. Go na. Okay. Ayoko na kumanta. Okay, so let's go. Bakit ba kasi yun? Bawal lumabas. Bawal lumabas. Pero pag sinabi pag nag-comply ka, bawal
lumabas. Tigilan mo nga yan. Grabe. Magpapawas-tawas talaga ako dyan sa kanta na yun. Grabe, yung mga hagod ni Sam, medyo nahihiya pa ng onti. Nahihiya pa kasi ako. Kinakabahan kasi ako. Bakit ka kinakabahan? Dapat kasi ano, may pampagana para maganahan ako. Tulad ng sabi mo, may mga manonood dyan, nagbibigay sila ng mga relief. Nagbibigay ng mga tulong. Ito po yung video account ko. Mamaya, hintayin natin. Ito yung online video account ko. Pwede ko na po siyang matik ngayon kung pumasok na. Para ganahan naman ako sa paghagod. Choke lang. Mamaya, hintayin natin. May mga mag-PPM dyan. Sarap lang yun ah. Sarap lang yun ah. Okay. Sige, okay lang ba? Balik na tayo sa kwentuhan. Sige, balik tayo sa kwentuhan natin. Okay lang ba mag-invite tayo ng tatawag, ganon? Tapos, mag-anap tayo ng may baka ex questions. Yan, ah. Oh, pwede. Pwedeng ex mo, pwedeng galing Pinas, pwedeng... Sige, go! Pwedeng push. Galing dito sa Dubai. Okay, so please dial in. Mobile number ko is 05859 Beeline or 05859-65463. Again, that's 05859 Beeline 6. That's 05859-25463. I-post natin sa comment section. I-type mo nga dito yung ano natin. Yung line natin na pwedeng tumawag. Hindi kasi magbibigay tayo ng ano ng cash prizes sa mga tatawag ganun kung magustuhan nila yung tanong mo. Magustuhan mo yung tanong nila. Ano bang mga pinagagagawa mo diyan? Ba't naghumahagod-hagod ka diyan? Wala. Nag-exercise lang. Ang hagot eh, no? Ang likod ko sa aparato eh, no? Pero ano, baka gusto mong ituloy-tuloy lang habang naghihintay. sige, go. Wait tayo na tatawag dyan. Dapat yung careless whisper. Ay, naku, mahirap kaming ano yun. Sige, pwede nating i-ano yan. Bigyan mo nga siya ng isang watch. Uy, may mga nalalaglag dyan. Ano ba? Gusto nating i-ano yun? Sige. Tarot lang! Wala pang tumatawag eh. Ayaw yata nila ng ano. Ayaw nilang tumawag yata. Pero hintayin natin, baka may tumawag maya. Let's see. So, matutulog muna ako. Mm-hmm. Hindi kasi, ito pa isa, Sam, while we're waiting for the call. Well, sige. Mm-hmm. Tawag dito. Gusto ko kasi malaman yung meaning nung tattoo mo. Kasi may nakita akong tattoo sa likod mo. Pwede mo ba ipakita sa camera? Oo naman. Makikita ba lahat? Ayun. Hindi kasi makikita lahat eh. Oo, grabe yung back piece niya. Oh. Hanggang baba kasi eh. Ah, hanggang baba. Oo, hanggang talaga. Dito. Buong back piece pala talaga siya. Back piece pala talaga. Hindi talaga. Mm-hmm. Pero anong meaning ng tattoo mo na yan? Actually, wala tong meaning eh. Totoo lang, walang meaning tong tattoo na to. Mm-hmm. Ano kasi to, yung dating, kung kilala niyo yata, yung sumikat na parang Vietnamese, mm-hmm. American Vietnamese na sinasabi kasi nila lagi, kamukha ko yun. Aha. Si, so, yung babae na yun, may tattoo siya. Mm-hmm. Then, so, sumikat siya sa mga live, sa Facebook, ganyan, na pala kasi siyang Pinay. Mm-hmm. Pero yung pala, ano siya, hindi siya Pinay. Mm-hmm. Yung sexy siya. Actually, sexy siya. As in, sexy talaga. Sexy talaga? Masexy sa'yo, gano'n? Kasi di ba to siya sa likod? Tapos, ito yung tattoo niya sa likod. Ah, so ginaya mo yun sa so, kanya. So, kaya ako dati nakilala sa Facebook dahil sa kanya. Kasi lahat ng nakikita ko, sinasabi nila, yung si Cassie B. Ayun, siya nga. Siya yung hawig mo eh. Yeah. Ako daw si Cassie B.
si Karen. So, nandun yung nag-start na nagpapas ang buhok ko, ginaya ko yung kulay niya kasi na binasagan na ako ng Cassidy ng Pinas. Inano ko yung nagpabutas ako sa ilong. Okay. Kasi di ba may butas siya sa ilong, di ba? Mm-hmm. Sa dila. Mm-hmm. Meron din yun. May tangring ka patingin nga? May hanggang ngayon may... Ay, ngayon, di ko na sinasuot. Ah. Kasi wala naman ako sinasubo eh. Pag may sinusubo lang ba dapat yon? Siyempre! Oh. Sayang naman, di ba para saan naman yung ano, tangling, wala ka na namang sinusubo, di ba? Sayang effort! Tama. So, ayun. Grabe. Tapos yung tattoo, actually, nakarating sa kanya to, yung tattoo ko na to, tapos binash niya na ayaw niya na may gumagaya sa kanya, ganyan. Mm-hmm. Pero kasi ako, kung ako sa akin, may gagaya sa akin, okay lang sa akin, masaya ako. Kasi, kaya ako ginagaya kasi, dahil syempre, dahil okay yung style ko, di ba? Mm-hmm. Mas na-appreciate yun siya kasi ayaw niya. Parang sabi niya, sinabi siya English, di ko maintindihan eh. Basta sabi niya, basta yun na yan, ayaw niya na may gumagaya sa kanya. Mm-hmm. Tapos, binash niya nga yung tattoo ko na hindi maganda daw. Ganon? Eh talaga yung, hindi maganda kasi, syempre, mas iba pa rin yung gawa niya sa kanya. Hindi naman lahat ng, hindi kasi medyo talaga na kopya nung nagtato. Mahirap naman din kasi talagang kopya in yung, yung tattoo niya. Yes, ayun. Uh-huh. Kasi hindi naman nakita yun ng personal eh. Sa picture lang nakita rin yung nagtatato sa akin. Kaya ganon. Ah. Parang, yun, kaya ito, nagkaroon ako ng tattoo. Mm-hmm. Pero yung, kasi si Cassie, parang feeling ko medyo may retoke sa kanya eh. Ikaw din ba, nagpa-retoke ka, gano'n? May, sorry ah, kung ayaw mo sagutin, okay lang, optional. May ginawa din sa'yo? Meron, oo, kasi dati ako lalaki. Kaya pala, okay. Ayaw mo bro, talaga dati mahaba to eh. Ayan ang kaya sinasabi ko eh. So, hindi nga ako nagkamali. Hindi kasi totoo lang. Meron ako. Meron. Mm-hmm. Meron, okay. Meron. Hindi pala i-deny ko. Kasi, mm-hmm. Para sa akin, investment or parang ano kasi yun eh. Sa, iba kasi, pag, paano bang masabi yun? Ano bang words yun? Ano? Teka, hanap lang sa Google lang. Hindi. Para kasi sa akin, pag ano, ginawa mo yun, hindi para sa sarili mo, para ma-enhance mo. Okay. Ganon? Or ano ba? Ano so, ba, puta? Sa looks lang ba to? Sa looks lang? Ganun? Para piling ko kasi investment din yun eh. Investment sa katawan, ganon? Oo, ganon. Siyempre, nagdag ka. O, di ano, balanda ko. Ibenta mo, sarap lang, joke lang. Ibenta mo, di ba? Ina-joke lang. Hindi, kasi ako, hindi mo matatanong kung anong part. Anong, ayun nga eh, ito yun ang ngayong kasunod eh. Hindi ka ba, ano yung sasagutin ko naman, hindi naman ako mahihiya eh. Ito nga yung ano, gusto kong... Eh kasi hinihintay pa kitang magsalita. And then ito na nga yung itatanong ko. Ano ba yung pinaano mo, pina-retouch mo, ganun? Pina-enhance. Oo, pina-enhance mo. Ano ba 'yon? Okay, sige. Yung boobs ko. Yung boobs mo. Oo, kasi nung dalaga ako talagang malaking dede ko. Tapos syempre, kung makikita niyo naman yung Facebook ko, 'di ba? Open naman ako. Mm-hmm. May tatlong baby na ako, di ba? Mm-hmm. May tatlong kids na ako. Okay. So, medyo, syempre, kailangan ng enhance, kaya yun. Yun lang. Tsaka, sabi ko kasi, bro, mahaba to dati. Yun. Mm-hmm. Okay. Yun lang. Mm-hmm. Pero, yun lang yung boobs lang yung yung in-enhance mo ng onti. Gusto ko nga yung gusto ko nga yun eh. O baka mga sponsors dyan na, sponsorin nyo naman ako. Gusto ko yung puwet. Naku, huwag ka magbiro ng ganyan. Baka may... Kasi ang hirap pag... Sige, tuloy mo. Eto kasi ang hirap magmalaki ng puwet, alam mo yun. Bakit gano'n kahit laging nasa ibabaw, ayaw pa rin lumaki. Sabot mo lang.
Kasi gaya nito, may mga kung sino-sino yung nag-PM sa akin ngayon. So mamaya hintayin natin. I mean, sasabihin ko na lang sa'yo privately yung mga sinasabi nila. Pero sa bagay, okay yung mga ganyang biro mo kasi lalo nako Kap Jun. Naririnig ka ng FYA, pinapanood ka nila ngayon. So, ayun na lang, sasabihin ko na lang yung grupo nila, yung asosasyon nila. Mamaya may mga magsabi pa. Well, anyway. Tawag dito. Dito ba sa pag-perform mo sa ibang bansa, meron bang mga iba't ibang klaseng proposal? Gusto ko lang malaman. Mga minsan ba may indecent proposal? Hindi minsan, marami talaga, madalas. Labas kayo doon, kasi hindi maganda o sabi ko, walang papasok. Sorry, awit. Sige lang. Again, hindi minsan, madalas talaga. Madalas? Okay, may mga ganun. Oo. Marami. So, ganun din sa ano? Alam mo. Hindi, sige, tuloy mo. Ano na? Tuloy mo yung sinasabi mo. Marami. Tsaka nakakaawa sila. Mm-hmm. Paano nakakaawa? Yung sa group mo ba, ganun? May mga indecent proposals? Hindi. Halimbawa, ako, kasi magaling ako mag-joke. Hindi kasi, di ba, part namin yun eh, yung parang, mangkuto. Tapos, biglang may mga gano'n na umaasa sila na akala siguro nila may mapapala sila. Tapos, di ba, wala naman gano'n. Mm-hmm. And, syempre, parang sa akin, nahawa ko sa kanila. Kasi, parang, lalo pag nililigawan ka, kung ano nabibigay sa yung bags, mga pag-shopping ka, ganyan. Para siguro inisip nila kung... baka ito, ganito lang halaga nito pag binigay ko to, ganyan, alam mo na, alam mo naman yan, diba? So, ayun, tapos hanggang sa uli, wala naman siya mapapala, kaya lang marami din nanunumbat. Yung alam mo yun, meron pa nga nung bawi ng cellphone, ay, visit ko, alam mo na pala sa'yo, balik mo yung cellphone ko, di ba narin ko cellphone niya, binapak ko sa kanto. Ay, dito na, alam mo yon? Kasi ba dapat kung magbibigay ka galing sa puso mo, hindi ka maghihingi ng kapalit, di ba? Yun, ganun na nga. May mga ganun talaga na mga. Maraming mga. May mga Pinoy din ba? May mga Pinoy din na nag-offer na ano? Oo naman, meron. Meron din. Meron pa nga gusto magpakasal eh, mga Nakita ka lang sumayo, nakita ka lang humagod, gusto ka ng pakasalan. Oo, nakita lang ako humagod lang. Kumabagod lang ako ng gano'n, no? Sabi yung gano'n. Paano ulit yung hagod? Alam mo, bibilang daw akong kotse. Eh, kotse lang sabi niya. Kung sinabi niya, bahay at lupa na may swimming pool, eh di sana sumama ako. Joke lang. Sarot lang. Paano ulit yung hagod? Paano yung hagod? Kumapa ganyan. Ayan. Yung mga bagay. Pag-ano, pag-ano. Yun naman pala. Ay, kung ginugulo mo yung buhok ko. Sabi tapos, wala pa rin tumatawag, ano? Ayaw nila ng cash prizes. Ayaw nila, gusto nilang manood lang. Oo, gusto nilang manood lang kasi na-entertain mo sila ng sobra. Tapos, kung sino-sinong baka may mga tanong kayo diyan na gusto niyo'ng sabihin o itanong kay Sam, pwede namin kayong sagutin. Oh, nandito na pala si Kap Jun ng FYA. Kap Jun, Sam, pakibati mo naman si Kap Jun, please. Hi, hello Kap Jun. Welcome sa live po. I miss you. Ay, siya ganun, no? Para sa mga nanonood lang, ulitin ko lang, FYA ay isang well-known association dito sa Dubai sa mga nagtatrabaho sa yate, mga kapitan and all. Yung association nila doon na gumagawa din ng events and ngayon tumutulong sila sa mga kapwa natin Pilipino dito. Nagbibigay ayuda sa kanila. So, kung meron kayong gustong bigyan ng tulong, pwede nyo akong i-approach and then i-coconnect ko kayo sa kanila. Well, anyway,
So, balik tayo sa questions natin, tawag dito. Sam. Okay? Okay. Tawag dito. Anong bansa yung pinaka nagustuhan mo na nag-perform kayo? Isa lang naman yung bansa na nagustuhan. Ano yun? Ano yun? Japan. Okay. Pero kung napasyalan, marami. Ako napasyalan, marami. Mm-hmm. Medyo marami lang. Pero yung nag-perform ko. Ayun. Tapos dito, kasi may, kagaya ngayon, may mga nag-PM na sa akin na sponsoran daw kayo ng visa. So, wow! Wow, yan! Saya niya! Mamaya na natin i-discuss off-air. Mamaya na. May gusto yatang tumawag. May mga nag-PM na. Well, anyway, tawag dito. Sam, okay lang ba mag-ano tayo? Magpa-sample tayo ng isa? Isang malupit lang? Anong sample? Gusto mo bang kumanta or gusto mo bang ano i-showcase yung something na gusto mong makita? Sample lang ako kanina, sample na naman. Siyempre, last na lang para ano, para medyo may papagana ng onti. Kanta, hindi naman. Kanta? Oh, gusto mo kumanta? Ano ba? Oh, sayaw na lang ng sayaw na lang ng something, no? Sumayaw na ako kanina, sasayaw na naman yan. Hindi ko talaga nakakadami na. Sakit ako yung kumbala ko. Nararayuma na ako. Nararayuma ka na. So, ayun, may nagre-request Nina someday. Okay lang ba kantahin mo to? Ito may nag-comment to, si Alvin Red Salazar. Pwede ba yung soon na lang? Oh, yun, yung soon na lang. Sige. Tatanggalin someday natin yung ano, ha? Tatanggalin natin. Someday soon. Tatanggalin ko yung ano ha, yung loop natin ha. And then kanta ka ng acapella, kaya mo naman 'yon. Wala ba iba? Oy, sabihin mo naman sa nag-request, medyo maganda, wag naman yung maganda. Ah sige. wala talaga yung boses ko ngayon, wala, hindi siya nakikisama. I'm sorry guys, sobra. Ayaw. Kakantahan ko kayo pero yung boses ko, wag yung pagtatawanan. Ano siya ngayon eh, day off siya. Okay, oh, sige. Ikaw na lang, kahit ano na lang kantahin mo na acapella, ha? Okay. Ladies and gentlemen, Sam Francisco Datu. Pwede luma. Pwede, sige na. Kahit ano. Diyos ko! Ano ba yan? There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over. I'm awakened in infinite cold that you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my head. Okay na ba yun? To be only yours I want. To be only yours I want. You're my only hope. I give you my destiny. Kala ko yun na. I'm giving you all of me. I want your symphony. Singing it all that I am. At the top of my heart, I'm giving it back. Okay na yan. Ayaw ka na. Wala. Ayaw ka talaga kumanda ngayon. Okay. Thank you. Sabi siya bago-bago eh. Okay lang. Walang problema. So, ayan. Halimbawa, narinig ka na ng mga ibang ano dito, ng mga nakikinig. And kung sino-sino nag-PPM sa akin ngayon, well, maraming salamat sa inyo sa mga nag-PPM. Ba't pa rin tumatawag? Oo nga eh. Ayaw nila, nahihiya. Biglang nawalan ng load, ang daming palusot. Tapos, grabe. Nakakain din ako. Oo nga, parang medyo nahihiya pa sila.
Say what up to my boy Vince. Kanina ka ba PM ng PM sa akin? Sabihin mo na dito ngayon kung ano may pin... Well, anyway, bago tayo magtapos, Sam, tag dito, meron ka bang gustong batiin? Meron ka bang gustong i-plug na shows and all, or masasabi mo sa mga fans mo? Batiin? Wala nga akong mabati ngayon. Joke lang. And then, babatiin. Hello sa mga friends ko! I miss you! Tsaka sa Saucy Girls members. See you soon, girls. Sana ano, matapos na to. At ano, makapag-show na tayo. Namimiss ko na mag-perform. Mag-perform at makapag-ulitan, harutan sa mga boys. Sa mga games. Ayan, tapos, sino pa ba? So, ko lang batiin yung hubby ko na nasa Australia. Hindi pa siya makauwi. mahaba na yun. Naku, nasa Australia pala siya. Mahaba na yan, maghuli mo. Ayun, mga friends ko. Tsaka sa mga, hi, sa inyo lahat. Mga naging bashers ko. Basta na kayo dyan, miss ko na kayo. Yun lang. Ipa-plug, wala naman sa aking shows. Ano ipa-plug ko? Wala pa kayong mga shows. And wala. Kasi dito, kasi dito sa Dubai, medyo nag-ano na ng restriction dito, medyo. Nag-lift na ng restriction. So anytime soon baka magkaroon na ng clubs ulit na mag-open, pwedeng may mag-offer sa sana inyo, nga ano. Sana nga may so, kagaya may mga nag-PPM sa akin ngayon, nasasagot daw ng visa nyo. Pag-usapan natin mamaya after nito kung sino man yung mga nag-PPM ngayon na gustong mag-sponsor ng visas. Mga visa nyo. So, tapusin na natin to. Sa meron lang ako mga mabibilis na questions lang. Ang tawag ko dito, base... Okay, go. Ang tawag ko dito, base fuck yous. So, purong facts lang to, ha? Hindi, ano, ha? Facts. Facts lang, facts. Katotohanan. Okay. Facts lang, ha? Okay, iba. So may 5 questions lang 'to na mabilis, and then sagutin mo lang kung ano yung maiisip mo. Ha? Okay? Okay. Ready? 3, 2, 1. Lights on or lights off? Lights on. Lights on. Upo or talong? Walang tanong, bakit? Upo or talong? Hindi ba kasi may tanong bakit din? Go. Okay, upo or talong? Talong. Talong. Gaano ka katagal? Depende sa partner. Depende sa... The size matter? Hindi. Favorite character sa ML? Marsa. Ba, gusto mong imbitahan sila sa ano mo, sa ML account mo, or gusto mo sila iyain sa kung ano mang ano account dyan sa Pinas? Go. Ayoko na silang yayain kasi nangang-answer lang ako. Baka murahin lang sila ako. Pabalit ako sa game eh. Pabalit ka sa game. Pero mabait ka sa personal, no? Ako? Mm-mm. Mabait. Yan, mabait. Mahilig ko. Pero mabait talaga ako. Okay. Ikaw, wala ka bang sasabihin? Yeah, eto yung sasabihin ko, just please wait ka lang sa mga offer sa akin dito na mga nagpi-PM ngayon o makakapanood pa nito okay. In the future. Sige. Well, seryoso, may mga nagpi-PM sa akin ngayon. Let's talk later on. Again, maraming salamat sa sponsors namin. Pasensya na, medyo humaba yung show ngayon. Maraming salamat po sa Dubai Exclusive Fitness, Alchemist Clothing, Flawless Beauty UAE, Chroma DXP, and Salud Misoy, who made this shirt. So if you want to grab our merch, I will just drop me a message, or you could send a message to Salud Misoy page
And for our classic tees, you could message ChromaDXB or you could drop me a message as well and then I'll connect you to them. Maraming salamat sa inyo. And also, Hope and Inspire Movement. Check their Facebook page and Instagram page at Hope and Inspire Movement Official. You could reach them at +63 917 627 4392. And also, Gateway Visa Solution for permanent residency, skilled migration, second citizenship. You could reach them at 04-883-9839. And sa Pilipinas, dito pa rin, +971-58-503-3896. You could drop them a message on WhatsApp. And also, merong bago ngayon na napakasarap na kimchi in town dito sa Dubai. So, wait nyo siya. Wait natin yung details ng kimchi na to. Sobrang solid. Saying what up to my boy Roy and Chini. Kamusta kayo dyan? And again, maraming salamat sa inyo. Sam Francisco Datu, maraming salamat. Yes, thank you then. Maraming salamat. And please like, share, comment, do whatever you want to do on our page. Same kay Sam, please follow her page on Instagram, Facebook, Twitter if she has. Meron ka ba Twitter? Ayun. And ito, just search on @saucygirl_Sam na nandito sa screen natin. Again, maraming salamat, Sam. I'll just wait for our next episode. Meron tayong makasamang athlete from our national team dyan sa Pinas. But yun, hintayin natin siya, si Mr. Larry Abara. So, maraming salamat ulit, Sam, sa pagsama mo sa amin, sa usapan natin, sa kwentuhan natin, sa paghagod, sa lahat. Maraming salamat. Sige. Bye-bye, guys. Thank you. Okay, thank you ulit, Sam. Thank you. I'll end the stream bye-bye. Now. Okay, bye-bye. Bye-bye.